Ding, Hi guys, ding, meron tayong adobong baboy. May bulbul pa. Magandang araw! Char. Ayan yung bago kong kawali na paglulutuan ko ngayon ng aking adobong baboy. Bagong-bago pa. Char. I-blower ko siya. Try ko yung napanood ko sa TikTok na blower yung speaker para madaling matanggal. Kadalasan kasi, di ba pag bago, may speaker, ang hirap tanggalin, may dumidikit-dikit pang papel. Nakita ko yung sa dito, lower niya, tapos natanggal. Kung wala talaga na tira. Ayan. Expected. Sige, blower lang tayo. Hindi ito isang malod sa TikTok yan. Tingnan nyo. Walang matitira yan. Hindi natin yung blower, may matira yun. Okay, sige na tayo magluto. Okay, nugasan ko muna syempre yung bago kong kawali. And then, ayan, painitin natin. Mawala yung tubig-tubig na ano pa yung pinag-hugas natin yun. Actually, itong kawali na to is galing to sa sahod ko. Ayan, lagyan natin ng konting mantika kasi nagsisipan nga siya. Kunti-kunti lang. Kayo, bahala kayo kung damihan nyo. Pero ako, hindi lang kasi special tong kawali sa akin. Char. Kunti sibuyas. Bahala na kayo kung damihan yung sibuyas. Pero ako, kunti lang. Recipe ko to, wag kayo. Ayan. Kalahating sibuyas lang yan. Ako ng maraming sibuyas. Ito yung mga alam. Recipe ko to. Ito yung kung ano-ano yan. Yan, gisa-gisa-gisa. Lutuin hanggang lumabas yung katas ng sibuyas. And then, ilagay na rin ang ating wangba. Char. Pinidpid ko lang si wangba. Ayoko ng mga mini slices, chop-chop-chop. Gasta gusto kong ganyan. Huwag kayo nang alam ha. Tuto ko to. Manood lang kayo. Tapos, ayan. Igisa-gisa-gisa natin. Yan. Pakatasin mo lang si wangba ha. Huwag mo sunugin. Papait ang adobo. Eh, ikaw. Kung trip mo sunog yung bawang mo. Go! Pero ganyan ako, okay? Tapos ilagay natin ang ating baboy. Look at that. Kalahating kilo lang yung binili ko niyan. Kaya kami lang naman ang lalamon hanggang dinner na namin yan. Gusto ko tunog ng ano, yung ganyan. Shhh, kumaganyan-ganyan siya. Parang feeling ko, ano, ang sarap ko magluto. Ayan o, nagpi-feeling. O, shhh. Kala mo talaga chef na chef. Nakakaano, sarap yung tunog. Parang nakakagutom. Nagpa-practice na kasi ako magluto ngayon. Kasi parating na yung aking mister. Para naman masabi niya naman, oh, may pagbabago. Marunong na magluto. Hindi yung sabihin lang, oh, bumili ka lang ng kawali. Marunong ka na magluto. Pero totoo. Ang totoo, nag-feeling marunong magluto lang tayo. Pan muna natin para lumabot ang baboy. Madilim ba? Oo, madilim nga. Brown out eh. Joke. Pailawan natin. Ayan, mailaw na. Kita nyo. Gustong-gusto ko yung ganyan, no? Brown, 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 brown. So, ganyan yung green. Parang priniprito muna yung baboy. Pero hindi natin pipritohin, ha? Parang i-brownies-brownies lang natin ng konti. Ganyan. Naririnig niyo yung pinapanood ko. May pa-English. Where you go? Oh my dear! I'm here! Char! Ay, hindi. Ihilira natin. Tapos malaki na masyado ang ating kawali. Tapos kunti lang yung baboy natin. Ihilira natin. Ganyan. Ihilira din pag may time. Okay, tanya mo. Ayan.
Manood na lang muna tayo. Nanulod kasi ako ng movie. Ay nako, bakit ko ba naisipan magluto? Nanunod ako ng movie. Chas. Iba talaga yung trip ko sa buhay. Oh, yan. Sige na nga. Takpan na muna natin yan. Yung gumaluto. Ayan. Buksan natin ulit. After 5 minutes, char. After 10 minutes. Mga ganon. Mga minutes. Huwag niyong gawing 1 hour. Sunog na yan. Oh, then lagyan natin ng water. Kunting tubig lang na maluto natin yung baboy. Huwag naman masyadong marami. Hindi na yun adobo. Sinigang na yun pag maraming tubig. Alam niyo. Ang ganda ng tunog. Char, parang ano, parang feeling ko dito, parang ano na ako, professional chef. Parang tinalo ko na talaga yung asawa ko magluto dito. Yung paganyan-ganyan ako. Nakakaw talaga. Magyayabang na talaga ako sa asawa ko pag uwi na. Marunong na ako mag-adobo. Hoy, baka mag-isip kayo dyan ng Malaysia. Nanonood ako ng ano ha. Baka mag-isip kayo dyan. Nanonood ako ng XXX dyan ha. Hindi ako nanonood XXX. Ano yan? Yung parang suspense movie. Yung mga ano yan eh. Yung title niya is Mute. Basta, search nyo na lang sa Netflix. I will explain. Lagyan na natin yun ng pamenta. Ayan o. Gusto ko yung paminta yung durog. Ayoko ng buo kasi nakakain ng anak ko. Sasabihin na naman, Mami, ang anghang. Kaya yan, durog. Para hindi niya malasahan. Look at that. Pakinggan na lang yung ano, boobie ko. Lagyan natin ng dahon ng laurel. Ayaw ko mga kapat na uso yung laurel na to. Pero sabi nila, it's herbs. Ay, herbs. Maganda. Herbs. Pang ano lang yun, pang amoy. Para maamoy yung ano, kapitbahay nyo. Uy, ang sarap naman ng ulam nila. Char. Okay, this is it. Pancit, okay. Lagyan natin ng patis. Imbis na kasi nakilagay natin para dun sa baboy na medyo may alat-alat na konti. Lagyan natin ng patis. Soy, sponsor. Baka naman, deti-piti, char. Okay. Kayo na magtansya. Ako tansya talaga. Oo, tansya. Tansyahan lang yan. O, hindi ko sinusukat yan. Bahala na kayo kung damihan nyo. Ubusin nyo. Bahala kayo aalat yan. Pero ako, kunti lang. Tansyahin nyo lang. Pampawala din ng lansa yung ano eh, yung patis. Nalaman ko sa asawa ko. Sa asawa ko nalalaman yung mga ganyang mga teknik-teknik. Pinapanood ko siya pag nagluluto. Alam niyo ba yung mga Ilocano? Ang sasarap nila magluto. Hindi ko alam. Pero masasarap din naman ang mga waray. Mga waray expert yan sa mga ginataan. Mga inihaw. Ay, naku. Ang sarap na yan ang mga waray magluto. Except sa akin. Sabi na mister ko, masarap naman daw ako magluto. Siguro tamad lang talaga ako magluto. Kaya ganun. Pero masarap akong gumawa ng dessert. Next time. Next time na iluluto ko sa kawali ko dessert. Ay, yung pinapanood ko galit na. Ayan, halu-haluin natin. Yan, para naman humalo naman yung nilagay nating patis. Ayan. Hoy, kunting tips lang. Huwag nyo muna uunahin ang suka. Ilagay ha. Titigas yung baboy. Hindi yan lalabot. Tignan nyo naman ako. Oh, wala pa ang suka. Kaya, inuna ko kasi yung patis. Mabilis yun magpapagpalambot ng baboy. Ayan. Halu-haluin nyo. Gusto-gusto ko talaga yung mga ganyan-ganyan. Pili ko talaga. Professional chef na talaga. Pinalo ko na talaga yung asawa ko. Kita nyo naman. Plok. Naamoy nyo na ba ang adobo? Okay, lagyan na natin ng toyo. Ayan. Sponsor na naman. Pinakita ko na naman. Okay, yan. Tansyado lang din yan. Hindi ko yan tinakal. Tansya. Para ikaw, tinansya lang. Hindi na ha. Ay! Okay, haluin. Ayan, haluin. Pero pumasok yung tuyo sa loob ng baboy.
Ayan. Bilis naman niya kumulo. Ayan. Ayan. Pag nahalo, alam niyo na ang gagawin. Itapon, char. Hindi naman. Huwag naman itapon sa aya. Hindi, syempre. Ayan. Pag nakalat na yung toyo, edi takpan para lumambot pa ang baboy. Okay. After 15 minutes. Ah, 15 minutes. After 10 minutes or 5 minutes, something. Basta tansyahin nyo naman kung okay na yung toyo, kung luto na. Ilalagay natin yan ng suka. Pag nakita nyo nang luto na yung toyo, ganyan. Makikita nyo yan pag luto na yung toyo, may lapot-lapot. Ganyan. Yan, malambot na yung baboy na yun. Pwede nilagyan natin yan ng suka. Ipanoy nyo muna yung sauce na kumapit sa baboy. Ang paglagay ko ng suka is tansyado lang din. Hindi ko yan sinukat. Huwag nyo naman damihan ha. Hindi sasarap ang adobo mo pag maraming suka. Tansyahin mo lang, be. Tansyahin. Ayan, takpan. Wow! And then, lalo natin. So yummy! Pag nalimbawa, alam mo ng lot mo na. Lagyan mo ng sugar. Lagyan mo ng sugar kasi yung anak ko, gusto niya yung adobo is manamis-namis, na maalat, na maasim, ganun. Kayo, depende na lang yan sa inyo. Basta ganyan ang recipe ko. Huwag kayong mangialam. Okay, tatawuin para kumalat yung tamis. Okay. Ayan, kita niyo, luto na yan. Ihanda na natin ang kanin. Ako'y nagugutom na. Okay. Palaputin pa natin ng kaunti. Medyo marami kami pang sabaw. Medyo muna itong takpan para lumapot. Okay, after 10 minutes siguro. 10 minutes. Ayan. Kita niyo, lumapot na siya. Yan ang gusto ko sa adobo. Yung mga ganyan. Lumalabas yung manuntik ka ng baboy. Ganyan, dai. Pati yung aso, nakakatakol. Naamo na siguro nila yung ano na ating adobo. Ayan. Sabi ng aso. Sabi naman ng ulam. Ayan, gustong-gusto ko talaga yung ganyan, nagmamantika. Okay, i-plating na natin yan para sabihin sosyal ang ulam, char. Ayan, tin-tin-tin-tin, ay, wala tayong music, char. Okay, kain na. Salamat sa panonood. Bye-bye.